Hello Ethical Nation, Carl Serrano here. Dito sa YouTube channel na ito, nagpa-publish ako every week ng mga ethical network marketing strategies, mga leadership training at personality development training. Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kaagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Bago tayo magsimula, gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. With that being said, magsimula na tayo sa video. Pag-uusapan po naman natin ang ating Iponario of the Week. Ito naman ay galing sa Lucena, Quezon. Let us welcome no other than Mr. Carl Serrano. Ay, good morning, Carl. Good morning po, Sir Chinky. Ay, si Ginoong Carl. Oh, itong masugid na ating taga-subaybay. Sige, Carl, magbigay ka naman ng background. Anong ginagawa mo, anong trabaho mo, at ang iyong vital statistics. Okay. Isa po akong professional network marketer and online seller. And ako rin po yung founder ng Team Genuine Academy. So, yun po yung kasalukuyan na pinagkakabalahan ko. And yun yung pinagagalingan ng aking source of income. And I've been doing this for 8 years na din po. Okay. So, yun po. So, bago ka umabot sa punto ng ganito ng buhay mo, magbigay ka naman ng konting background. Paano ka nagsimula, di ba? Ano yung mga pagsubok na iyong dinaanan nung kayo nagsisimula? Ako po ay, sa totoo lang, black sheep ng family namin. Ako po yung pinakamatigas ang ulo sa aming magkakapatid. And drop out po ako ng college kasi hindi ko po nakikita yung sarili ko na yun yung passion ko. Sobrang na-disappoint sa akin yung parents ko, especially yung mama ko. Sobrang disappointed siya sa akin. Pero sabi ko na lang, babawi na lang ako sa kanya once na maging successful ako dito sa ginagawa ko. So, sobrang hirap nung nagsisimula ako kasi wala naman akong background sa pagninegosyo. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. And nung pumasok ako, especially sa network marketing, naturuan ako ng mga maling diskarte. No, isa na doon is yung fake it till you make it daw. Na kailangan mong pekiin na kunwari is kumikita ka kahit hindi pa naman talaga para lang mahikayat mo yung mga tao. So napakaraming tinuro sa amin na mali. Kaya yun yung isa sa mga naging inspiration ko na sabi ko ayoko na maging successful ako. Ayoko na dumating ako sa tuktok na maraming tao yung ayaw sa akin, yung galit sa akin kasi nagawan ko sila ng masama. And that's the time na nag-start ako na mag-aral, nag-start ako na baguhin yung diskarte na ginagawa ko. Nakita ko, nakilala ko rin si Sir Chinkitan. Hindi naman kami galing sa mayamang family and actually broken family po kami. Kaya alam ko po yung pakiramdam ng magkahiwala yung parents. Yung mama ko is nag-abroad before. So alam ko rin yung pakiramdam na walang magulang na naandyan. Yung kapag sasabitan kami ng medal nung elementary pa ako, kasi matinutino pa ako nung elementary pa ako, wala yung parents ko. Alam ko yung pakiramdam, alam ko yung sakit ng pagiging broken family. So yun po, na-experience ko din na mabaon sa utang. Na-experience ko din na magutom, wala akong makain kasi nga fake it till you make it daw eh. So, yun po yung story ko. So, makikita nga natin, no? Siyempre, wala kang ipon dati, di ba? Mahirap yun talaga pag wala kang ipon. So, ano yung style ng iyong pag-iipon? Anong ginawa mo? So, unang-una po sa lahat, dati, nag-start na po ako mag-ipon talaga. Kaso nga lang, ang naging problem ko po, kahit anong ipon ko, palagi pa rin namang kinakapos. So, na-realize ko na yung ugat ng problema is hindi naman talaga yung sa pag-iipon, kundi yung sa pumapasok na income sa akin, kulang. So, that's the reason why na nag-focus muna ako sa pag-increase ng aking cash flow, sa pag-increase ng kinikita ko. Kasi madaling mag-ipon kung malaki talaga yung kinikita mo. Pero, simula, syempre, didisiplinahin mo yung sarili mo sa pag-iipon kasi nga, maraming tao din yung nagsasabi na saka na lang daw sila mag-iipon kapag kumikita na sila ng malaki. Hindi po, nagsimula ako na ang liit pa lang ng kinikita ko, dinisiplina ko na yung sarili ko sa pag-iipon. Pero later on, na-realize ko na kahit disiplinado naman ako sa pag-iipon, kung maliit yung kinikita ko, wala din. Kasi dudukutin at dudukutin ko pa rin yun kasi kinukulang ako. Para sa akin, based sa experience ko, napaka-importante po sa simula na disiplinahin muna yung sarili sa pag-iipon and then dagdagan yung income na kinikita para hindi ka rin kapusin, no? Hindi mo rin bubunutin yung mga iniipon mo. So, yun po yung naging diskarte ko. Siguro, Carl, ano yung mga sakripisyo na ginawa mo
nung nag-uumpisa ka, syempre, nagbabawas ka ng gastos, di ba? Nakikita mo yung mga tao nang bibili yung gusto nila, pero ikaw hindi mo nagagawa. Ano yung mga sakripisyo? Ang palagi ko pong sinasabi sa sarili ko noon is, darating din yung time na mabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Sa simula, sakripisyo muna, kailangan ko muna na ibalik ng ibalik yung kinikita ko sa negosyo, palaguin ko siya ng palaguin, kailangan ko ng emergency fund, kailangan ko mag-ipon, kailangan ko munang unahin yung mga necessary na paglalagyan ko ng pera kaysa naman dun sa luho. So, hindi naman po sa sinasabi ko na dapat huwag ka nang bibili ng mga luho. Importante po yun kasi kailangan din naman natin ma-feel na may napupuntahan yung pera natin. Kasi yun yung isa sa mga naituro rin sa akin ng mga mentors ko before, and yun na sabi nila sa akin na kailangan maramdaman mo rin na kumikita ka. So, ngayon, ang ginawa ko po is ganito. So, nag-set aside na lang po ako ng budget para po dun sa aking panggasto sa mga luho. So for example po, 5% po ng kinikita ko napupunta dun. So every time po na meron akong gustong bilhin, dun ko po siya kukunin, and guilt-free po para sa akin yun kasi alam ko na yung pera ko nagagastusin para sa sarili ko, nakalaan talaga para dun. Yun po yung ginagamit ko. Grabe. Ayun nga, nung nag-umpisa ka mag-ipon, nung binuksan mo yung, siyempre, alkansya mo, magkano yung unang naipon mo na amount? Hindi ko na po maalala. Ang ginagamit ko po noon is yung money kit nyo po. Yun po yung ginagamit ko nagsimula, yung mga envelopes po doon. Doon ako naglalagay ng pera. So nag-aalat lang po talaga ako ng percentage. Oh, ang galing. So, pero ito nga, di ba? Paano man ang nabago ang buhay mo ngayon dahil sa, yun nga, pagiging isang iponaryo? Sobrang laki po ng pagbabago kasi dati, talagang ang palagi kong iniisip, nasa survival mode po ako nung nagsisimula. And naniniwala ako na lahat naman talaga dadaan sa ganun eh. Nasa survival mode talagang ang palagi mo lang iniisip is paano kami makakakain. Yun po yung iniisip ko before, paano kami makakakain kinabukasan, paano yung pambayad namin ng bills sa buwan-buwan. Pero tinuloy-tuloy ko lang yung disiplina for how many years, yung tamang pagbabudget, yung pag-iipon ng tama, paggastos ng tama, disiplina sa sarili. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Dahil yung money is just a tool nga lang. So, totoo talaga yun. And depende yun sa gumagamit kung paano mo siya mapapakinabangan. So, ngayon po, meron na po akong time and financial freedom dahil dun sa disiplina na rin na yun. And hindi na ako namang problema pagdating sa pera. Ang iniisip ko na ngayon, ang mission ko naman ngayon is makatulong din sa ibang tao kung anong ginawa ko, paano ko ginagawa para ma-share ko sa kanila yung blessing na nagawa. Kasi para po sa akin, mas maganda na tuturuan ko po sila kung paano ko nagawa kaysa bibigyan ko lang sila ng pera. Kasi kung bibigyan ko lang sila ng pera, mauubos rin naman yun eh. Kasi hindi naman nila alam kung paano nila gagamitin. Mm. So, yun po yung mission ko ngayon. Yun, may nakita rin tayong mga larawan, no? Na una, nag-propose ka yata sa iyong girlfriend, di ba? Yes. Tapos, kwento mo nga yan. Pati yung may sasakyan ka na, may bahay na, pwede baka kung pakikwento mo. Nag-propose po ako sa aking girlfriend ngayon, fiancé ko na po, last January lang po. 6 years na po kami magkasama, and talagang kita niya po lahat ng mga ikinikwento ko, kasi hindi ko po na-video ang lahat eh. Hindi ko po na-picture ang lahat ng pinagdaanan ko before, pero nakita niya po lahat yon. Kasi nagsimula po kami na walang-wala talaga. Walang-wala po talaga, to the point na may times nga po na dinadalhan niya ako ng pagkain kasi wala na akong makain. Tapos yung pagkain na dinadala niya sa akin, eh, tinakas lang pala niya sa kuya niya na hindi ko alam. So late ko na siyang nalaman. So ito pong babae na ito talaga yung nakakita ng lahat ng sakripisyo ko. Kaya siya po yung deserve na mag-benefit ng lahat ng meron ako ngayon. Kasi sinamahan niya ako mula nung walang-wala hanggang sa magkaroon ako ngayon. So yun po. Grabe naman, Carl. Ano naman maipapayo mo sa mga nais na maging iponaryo na katulad mo? Huwag po kayong magmamadali. Okay, yun po yung maipapayo ko sa inyo. Huwag po kayong magmamadali. Hindi kailangan magmadali, wala namang humahabol. So kasi the more na nagmamadali po kayo, the more na tatagal. Yun po yung napansin ko. And disiplina, yun po yung pinaka-importante. Naalala ko po yung second father ko and napakalaking factor niya sa buhay ko. Kahit na kinuha na siya ni Lord noong 2017, yung second father ko po, ayaw kasi siyang tawaging stepfather. Second father ko is militar siya, retired militar. Nung bata kami, sobrang disiplina yung binibigyan niya sa amin. Hindi namin maintindihan, nagagalit ako sa kanya. So sabi ko, bakit niya kami ginaganon? And then later on in life, na-realize ko na buti na lang ginanon niya ako.
buti na lang dinisiplina niya kami kasi hanggang ngayon nagamit ko 'yon and na-i-share ko rin sa maraming tao. So napakaimportante po talaga ng disiplina sa sarili kasi wala naman po talagang ibang magdidisiplina sa inyo kundi kayo lang rin talaga eh. Kung didisiplinahin niyo yung sarili niyo, napakalaki po ng magiging tulong niyon sa inyo kasi kaya niyo pong kontrolin yung mga ginagawa niyo. Hindi po kayo madadala ng kung ano-anong sinasabi ng iba, hindi kayo madadala ng kung ano yung ginagawa ng karamihan. So, yun po, magsimula po sa maliit. And kung yun po yung meron kayo na resources ngayon, kung ano yung ibinigay po sa inyo ng Diyos na meron kayo ngayon, dun po kayo magsimula and palaguin nyo po. Yun po yung may advice ko. Galing naman. Palakpakan naman mga friendship. Oo. Congratulations, Carl, at mabuhay ka. Maraming salamat, taga Lucena, Quezon. Thank you very much. Mabuhay ka, Carl. Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. So see you next time!